Ate Julie, what's up? Talaga nag-insist na ituloy pa rin yung participation mo sa movie kasi hindi talaga nagsiswak yung schedule. Sa tingin mo, after watching the film, parang hindi, walang ano, tama yung ginawa mong decision tuloy din si Derek. Mali yung decision ko. Bitin eh. Bitin na bitin eh. Pero in all fairness to Derek Berliande, you gotta give it to this guy. I mean, yeah, he has so much respect for cinema. I mean, grabe yung language niya. Nakakaiyak, Direk. Anytime. I mean, you speak our language and you're a representation of Philippine cinema. So, thank you for that. Oh, Direk. React naman. Reaction niya, Direk. Naman. Tapos, Direk, diba last time tinanong ka namin, after this ba, stop mo na yung mga Mindanao films, mga stories related to Mindanao. Kasi sabi parang sa international community, parang another Mindanao, parang gano'n. So ano ba, with this ano, very very positive yung response, ang ganda-ganda ng film. And nung first time ko rin na panood to, ang lit lang kasi ng screen, di ba, Direk? Pero ngayon talagang super appreciative ko talaga, ang ganda-ganda talaga ng film. Ayan, big screen na kasi talaga. Tama ka eh, kailangan talaga malaking screen para truly ma-appreciate mo yung sound, yung color, and everything. Ayun, Direk, ang question ko yun. Last na ba ito na Mindanao theme movie mo? Well, thank you po. Siyempre, hindi ko masasabing last na, di ba? Parang, yun, katulad din ang sinabi ni Piolo kanina, alam mo ang mga kwento, nasa timing yan eh. Nasa timing din ang mga pelikula na dumarating kung kailan siya may palabas. Katulad dito, pre-pandemic siya o after 5 years, garo pa lang siya pinalabas. So, it's always a matter of timing. And, ayun, and I trust the timing. And I trust the timing. So, kung kailan siya nararapat, kung ano ang kwentong nararapat dapat ikwento, so, ayun.